Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kawahan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako. Kunway, hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at hindi lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin ng pag-aayuno. Habang nag-aayuno'y
patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan. Hanggang kayo-kayong nag-aaway-away. Kung ang pag-aayuno nyo'y ginagawa ninyo, ay gayon din lamang ang inyong pagtawag at tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba yan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin ninyo sa tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgi ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay ang Diyos ay sasa atin, atin siyang makakapit.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Maganda na sa simula pa lamang ng Kuwaresma, ay maganda pong suriin na po natin ang mga gawain o sakripisyo, lalo na ang iba't ibang gawain po natin na pag-aayuno. Magtatanong po ako, no? Ilan po dito ang mga nangako o nanumpa sa Diyos na habang Kuwaresma, hindi mag-i-internet? Meron po ba? O hindi magpe-Facebook? Mukhang wala. Meron po ba dito ang nagsabi na uunti-untiin ko lang yung paggamit ng aking cellphone? Meron po ba? Mas lalong ayon, meron po, isa. Ayon, okay. Ilang mga bagay po na maluho, siguro, hindi mo na magpapabudol sa mga online shopping. Meron po ba? Meron po? Wala pa rin. Siguro po, sa pagkain, meron po ba? Ayan, hindi mo na magkakarne sa buong Lenten season, kakain ng mga masustansyang pagkain. O siguro po, yung ilan na sanay na lumamyarda, sino po ang magfa-fasting muna sa mga leisure travels o sa mga iba't ibang puntahan? Mananatili lang muna sa bahay. Ayan, may mga ilan-ilan. Natanong ko po ito dahil sa dulo po ng mga bagay na ito, isa pong tanong. Bakit kaya natin napili na mag-fast o mag-ayuno sa mga bagay na iyan? Dahil diwa ng sakripisyo? Dahil may pinag-aalayan po tayo? Pero mayroong isang banda na medyo nakakalungkot na dahilan. O masasabi natin, baka kaya nag-aayuno dahil gusto, fit, pagdating ng ilang linggo. Hindi ako kakain ng karne dahil gusto ko, matipuno ako. Hindi pala sakripisyo. Gusto ko, madami ako, magtitipid ako. Pero dahil para sa susunod na buwan, meron akong pang ibang bansa, pwede akong pumunta kung saan-saan. Mga kapatid, ano po ang dahilan ng ating mga pag-aayuno? Ang pag-aayuno ba ay para mapagbigay o makasarili? Ang pag-aayuno ba natin ay pakabig o palabas? Ang pag-aayuno ba natin ay ikabubuhay ng iba o ikalalwalhati lang din po ng ating sariling layaw? Madaming beses po na bibigyan tayo sa panahong ito ng Kuwaresma para tumulong at ibahagi ang bunga ng ating mga pag-aayuno. Ngunit huwag naman po sana mangyari sa paraan ng pagyayabang. Halimbawa po,
Nako, nag-donate ako ng malaki sa loob ng simbahang ito. Dapat nag-donate ako ng malaki, wala kong kaagaw sa upuan, dapat malamig ang aking lugar, walang makakasagabal sa akin. Nilaan ko yan para sa simbahan. Dapat entitled ako dito. Nakakalungkot. Madami nga tayong inayuno sa panahon na ito, pero parang kompetisyon ang nangyayari. Oh, hindi ako mag-Facebook ng buong Lenten season kasi ikaw, Holy Week lang. Ako magpa-fasting and abstinence ako araw-araw dahil ikaw, Biyernes lang. Magsisimba ko araw-araw. Magsisimba ko sa Quiapo, sa Baclaran, sa St. Jude, sa Katedral, sa Lanabal, sa Antipolo, at saan man. Dahil ikaw, nagsisimba ka lang sa simbahan mong napakaliit at hindi pa maganda. O kaya competition ulit. Nag-donate ka ng 5 sako sa charity, ah, tatambasan ko yan. 10 sako ng bigas. Hindi po nais ng Diyos na tumaas ang ere natin sa pag-aayuno. Bagkos sa pag-aayuno, ang tumaas ay yung kapasidad na umibig, yung kapasidad na makinig, yung kapasidad na makisama at makiramdam at makapagbigay. Hindi dinadala ang pag-aayuno sa kompetisyon. O mas lalo't higit, hindi kailanman kompetisyon ang pag-aayuno. Sa pag-aayuno, natututo ang isa na magmahal ng mas malalim at mas maglingkod ng taimtim. Mga kapatid, busisiin po natin ng maigi at tignan ng maigi ang ating mga binitiwan at inaayuno sa panahong ito. Kung dinadala tayo nito sa yabang o pagkapuno ng ating sarili, mag-isip-isip po tayo. Pero hari nawa, ang bawat paglimot sa sarili, ang bawat pag-aayuno, ang mga gine-give up natin ay sana makapagbigay ng buhay, makapag-alay ng paghihilom, makapag-abot ng ginhawa sa bawat isa. Hindi mag-aayuno para maging metikuloso, bagkos mag-aayuno para magbago. Mag-aayuno dahil makatao ito. Mag-aayuno dahil ginagawa tayong totoo at buo nito. Mag-aayuno dahil makakatulong at makakabuo sa pagkatao mas lalo't higit sa mga nangangailangan nito. Minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng mga araw ng banal na kwaresma, pabanalinawa tayo ng mga pagsasanay na ito, ang paglimot sa ating sarili at ang pag-aayuno. Naway palakihin po nito ang ating puso para umibig. Turuan nawa tayo nitong magpakumbaba at hindi magkumpetensya. Turuan nawa tayo ng ating pag-aayuno tungo sa mabuting pagpapakatao. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Sa bawat panalangin ating pong itutugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong kwaresma, manalangin tayo. Panginoon,
Nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ang kaligayahan sa piling niya, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan, at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin pong itaas sa Diyos ang ating mga panalangin, ang mga panalangin na iniaalay sa misang ito, at ang panalangin ng ating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiipo na po ang lahat. Sa'yo kama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain, na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay.
kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Tinapay na buhay,
bagus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magpapagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim po ng alert level 1. At sa oras po na makaramdam ng sintomas, agad po na mag-isolate para po sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran na po tayo magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na budihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban, upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap ng iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko ay masid, sa masid ay mabibilang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.